Hello, YouTubers! Welcome to Aldi Boy TV! This is vlog number 3. At ngayon, ano nga kaya ang pag-uusapan natin? Tapos na tayo sa cooking at yung una kong vlog, exercise. Now we come to budgetary wedding tips. Yung kong nais ko i-share ngayon sa inyo. Bakit? Kasi po, tatapos lang ikasal ang aking daughter, my eldest daughter, noong December 10, 2020. Not nice kung i-share sa inyo ang mga tips sa mga nais magpakasal dyan. Hindi biro ang magpakasal, pero bibigyan ko kayo ng mga tips para mas magkaroon kayo ng idea at lahat ng gastos matitipid nyo from the church hanggang sa ceremony, hanggang sa matapos. Kaya, stay put and watch this video, vlog number 3. To begin with, 4 things must be considered. Number 1, budget. Sa mga nais magpakasal sa simbahan, ay napaka-importante ng budget. Siyempre, kahit na magpapagawa nga ng bahay, siyempre, kailangan ano ba ang budget nyo? Tatanong ng designer, kung magkano ba ang budget nyo? Siyempre, tatanungin din ng magpapakasal, ano ba ang budget natin? Dear, honey, ano ba ang budget natin? Magkano ba? Siyempre, nasa sa inyo na po yun. Kung ano yung ipon nyo, kung ano na pag-usapan nyo na maging budget, kung nais mo maging bongga, bonggesyos, kayo po pahala. Mamimili kayo kung anong abot kaya ng inyong pera, yung magiging budget nyo hanggang sa simbahan, hanggang sa matapos na lahat. Yan po ang pinaka-importante, budget. Aww. Venue, siyempre, may budget na. Saan naman natin gagawin o saan tayo magpapakasal? Siyempre, kung natin isipin kung saan yung pinakamalapit na parokya o simbahan, doon kayo. O na kayo lumayo, yung iba nasa Manila, magpapakasal pa sa Tagaytay, napakalayo. Ubus na ang budget nyo doon. Iisipin lang natin yung malapit, yung mga practical na bagay na nandito ako sa Manila, siyempre yung pinakamalapit ng mga simbahan na pwede kayo doon. Yung pinakamalapit na simbahan at inaakala nyo na okay na simbahan, okay na yun. Basta malapit. At isa pa, yung pangalawang venue, yung reception. May simbahan na kayo, reception naman. Ng reception, kailangan isipin nyo malapit
sa simbahan para hindi mahirapan ang mga guest. Mahirap-mahirapan sila, lalo na yung mga iba na wala namang mga sasakyan, nagko-commute. Kaya na yung sa anak ko po ay malapit lang po ang kanilang reception. Almost wala pang 2 kilometers, napakalapit lang po. Ganun pong isang tip ko sa inyo, malapit lang na reception mula sa simbahan. Aww. Guest list, ito. Itong guest list, kasiyempre kasama na rito ang principal sponsors, secondary sponsors, siyempre yung mga groomsmen, maid of honor, best man, bridesmaid, at siyempre yung mga principal sponsors, may mga kasama rin yan, may mga bit-bit din yan mga kasama, ganun din ang mga secondary sponsors. Siyempre bibilangin nyo lahat yung mga guest na yun, kaya nga guest list, lahat na magdadalo, sisipagdalo sa simbahan nyo, gagawa kayo ng mga checklist kung sino-sino yung mga guest na yun at kung sino-sino ang mga makakarating para kalkulado nyo, estimated nyo na alam nyo ang bilang ng mga magsisipagdating sa inyong kasal. Okay po? Suppliers. Ito yung pinaka-apat last na i-consider natin suppliers. Siyempre, okay na lahat. Meron na tayong budget. Meron na tayong venue. Meron na rin tayong mga guests. Eh, sino ang maggagawa ng seremonya? Paano natin may do-document yung kasal? Siyempre, kailangan yung mga suppliers tulad ng mga photo, video, yung mga photographers, videographers. Siyempre, kailangan yan yung mga florist, yung mga may bulaklak. Kailangan may bulaklak din kung nais nyo. At siyempre, meron din tayo yung sa pagkain, yung caterer, mga catering services. Siyempre, alangan man tumunganga na lang mga guests, siyempre, kailangan nilang kumain. Kailangan meron tayong caterer. At yung mga photo booth, kasama na sa ano yun, madali na naman yun, kasama na sa photo coverage yun. Yung isa pa ay nasa dulo ng aking dila. Umaisip. Basta, suppliers, yung invitation, napaka-importante. Sinong gagawa ng invitations nyo bago mo ipaalam sa mga ano, mayroong invitations yan, papagawa ka nun. Supplier din yan. At yung mga giveaways, yung pagkatapos ng kasal, papaalam na sila. Siyempre, may bibigay ka sa kanila. Mga giveaways, mga giveaways. Ayan, mga supplier din yan. Marami pang iba. Yung mga damit. Siyempre, kung saan makukuha niyang damit. Depende rin kung gusto mo magpatay sa divisorya, ng gown, pwede rin naman. Mura doon sa divisorya. Meron din naman mga package na nag-offer sila ng rent ng mga gowns and dresses. Lahat ng sa groom, lahat ng sa bridesmaid, meron sila package na yun. Wedding gown, yung mismong damit ng groom, hihiramin mo, or pwede rin from there, iba, yung mga nanay, mga parents, gusto magpatay, pwede, iaawas na lang doon sa package, pabawasan ng amount kung magkano yun. Siyempre, papatahi, especially. Pwede rin naman yun. Ngayon, iba naman, kung gusto magpatahi sa divisorya, mura rin, makakatipid. So, yun mga importante, mga suppliers. Napakahalaga rin yan. Okay? At meron ako isa pa. Ito yung tatawagin natin mga tipid. Tipid tips, ha? Tipid tips para para siyempre dagdag sa wedding tips to eh. Para mas matipid nyo yung budget nyo o sabihin ba magamit pa sa ibang bagay yung pera nyo. Number one, yung e-invites. Yung e-invites, yung electronic invitations na napagawa nyo na, nakapagpagawa na kayo sa isang supplier, ngayon, ipapadala nyo yun doon sa mga nino or ninang or sa mga bridesmaid o groomsmen. Siyempre, paano kung alam mo malayo, no? Pwede yung padala yan through emails or through messenger. Kukunan nyo lang ng picture, papadala nyo sa kanila dahil nasa malayo sa, let's say, nasa abroad. Pwede nyo gawin ng gawin nyo, i-message nyo lang through messenger. Papakita nyo yung kung ano yung mismo yung invitation nyo, kunan nyo ng picture, then send. Send nyo lang through messenger. Mas mabilis. Minsan, pagka yung malayo, hindi mo na kailangan puntahan,
through messenger, na kay invitation, malalaman niya na, ah, ito pala, nakarating na. Mabilis, diba? Medyo menos gastos, menos pa sa biyahe. Okay? Number two, yung will you be present? Yung mga will you be present, ibig sabihin yung mga ikaw ba yung makakarating? Alamin nyo rin sa mga guest nyo, sa mga guest list. Diba? Sinabi ko kanina, meron kayong mga checklist ng guest na mga, kung sino yung makakarating, malalaman nyo, invite nyo sila. At malalaman nyo kung sino hindi makakarating at makakarating. At huwag nyo sabihin yung sino bang kasama mo, huwag na. O mas okay yung makakatalo ba kayo. Yan, mas maganda yung ganyan. Huwag mo na sabihin kung sino yung kasama mo. Basta, yun yung mga tinatanong natin kung makakadalo ba sila, mga ganyan. At least, alam natin yung total na bilang na posible nating mabilang yung mga dadalo. At yung pangatlo, yung mga wedding shoes ng groom or wedding shoes ng bride. Maraming mga sale na nabibili sa mga malls or department stores na mura, na discounts, marami yan. At meron din may offer sa mga gowns, rentals, na meron mga shoes na pwedeng irenta lang. Hindi mo na kailangan bumili. At least makakatipid ka. So yun yung mga tatlong bagay na pwedeng mo matipid. Bawas din sa budget yun. At least magagamit mo yun na tipid mo sa ibang bagay. Okay? Okay ba? Yes. Malaking bagay ang may MC or host sa kasal. Tulad ito. Ayan ang halimbawa ng isang MC. Pangalan niya ay si Harley. Maganda. Nagiging lively ang kasal. At napapasaya niya lahat mga guest. Napakahusay niya. Kung pasok sa budget, pwede ka mag-hire ng MC para mas masaya. Siyempre, mayroon pa isang bagay na dapat nyo rin isipin na yung mayroon mga caterer na mayroon din silang mga mobile music system. Mayroon silang sound system kasama na sa kanila. At mayroon din yung mga photo video na kasama na sa kanila ang mga coordinators na pwede mag-assist sa bride and groom. Malaki na rin na matitipid doon dahil siyempre napakahalaga ng coordinator sa kasal. Sila ang events coordinator na mag-aayos ng lahat. Lahat ng mga gagawin sa seremonya, sila mag-assist sa bride and groom. Para wala na intindihan ng mga bride and groom dahil may coordinator. Yun lang yung kahalaga ng coordinator sa kasal. Malaking bagay sila. Package na yan kasama na sa photo video. Makikita nyo naman, pwede kayong mag-search kung ano-ano ang mahusay ng mga photo coverage, mga photo videographers na mahusay na pwede nyo ma-invita para maging supplier nyo sa inyong kasal. Mayroon ding photo video na kasama na makeup artist. Kumbaga package na siya. Malaking bagay din ang kasama ang makeup artist. Pero kung mayroon kayong mga kakilala ng makeup artist na kakilala lang, o pwede na yun. Dahil hindi na masyadong mabigat sa budget ang makeup artist. Okay, that wraps up our vlog for this time. Thank you for watching. Well, that's it for now, guys. I hope na may natutunan kayo sa wedding tips nito sa vlog number 3 ng LD Boy TV. And I hope I'll see you again for the next vlog. It's vlog number 4. Abangan niyo po yan. At iiwanan ko kayo ng magandang mensahe para sa mga, lalo na sa buwan na ito, February, love month. Ito yung isang magandang kasabihan para sa inyo. Don't settle for less, but always settle for the best. Hey, that's it. Ganda, diba? So, para sa inyo, and I hope makakanim yan sa isip mo. Sa mga nagpapalak ng pakasal dyan. Kaya, pag-isip mo, marami tayong mga plans na tungkol sa mga wedding tips. Pag-aralan nyo na buti. At ang Diyos na ang bahala sa inyo to guide you along the way.
So, see you next vlog. Bye-bye!